Hi guys! Welcome to my room. Tara! Wala pala akong cameraman. Pasok ko na to. So this is what my room looks like. Hindi siya ganun kalaki, hindi rin siya ganun kaliit. Feeling ko, tamang-tama lang yung size niya for me. Kasi meron akong makeup station, meron akong workstation, and hindi ito yung typical room tour na it-tour ko talaga kayo around my room, every corner, every station. But I'll be sharing with you per station, I think mga 2 to 3 items that are worth buying. So these are the products that literally make sense. Kasi parang napadali nila yung buhay ko. And ayun, let's start. So this is the first station na pagpasok mo sa room ko or pagpasok ko sa door. Ito kagad yung katabi niya, which is my workstation. So this is, I do my work from home if hindi ako nag-work sa sala namin kasi feeling ko mas comfy doon. So in this station, I'll be sharing with you two products. So first and foremost is, I think talagang marami nang tumatangkilik nito, and it is something for your laptop. So ito yung stand niya. This is from Basius, if I'm pronouncing that right. So pwede siyang nakahiga na ganyan, so yung laptop mo straight lang, or pwedeng baliktad na yung laptop yung nasa ilalim. I don't know how many angles pwede. 1, 2, 3, 4, 5 angles. So, para pag nag-work ako, mataas siya. So, hindi ako makukuba ng ganyan kasi hindi ko makita yung screen. So, ganyan, straight siya sa face ko. Hindi ko kailangan kumuba. And kapag nag-zoom calls ako, diretso siya, hindi yung from baba yung angle ng camera ng aking laptop. So marami ako nakitang parang ganito. And ito yung pinaka, I think, worth it for me. Kasi yung iba parang stand lang na nakaganyan. Parang nakataas mismo yung buong laptop. Ito medyo nakababa yung keyboard. So medyo relaxed pa siya for me yung ganyan. Compared to ganun, tapos bibili pa ako ng separate keyboard. So this one is very useful for me. Ilang buwan ko na siyang ginagamit. Medyo pricey lang siya compared to the other laptop stands. This one is, I think, 500 to 600 pesos. Baguhin ko lang yung angle para makita niyo yung second worth it purchase ko, which is this. I think na kung nag-tiktok kayo, nakikita niyo siya from Shopee. It is from the same brand, Basius, whatever. It's like a cable organizer that, eto, ilalagay mo yung kabilang side niya dun sa cable mo, and you just, yan, namamagnet na siya. So, hindi nakakalat lahat ng wires mo. Kaganyan lang siya. Pero kasi, hindi ko na nagamit tong strip na to because yung table ko, as you can see, metal din siya. At nasa kabilang side kasi, yung saksakan. Nilipit ko kasi tong table kaya nandyan siya, yung sticker. But, ayan, nakastick siya dyan sa paa ng aking table. So, nandun sila sa kabila, yung iba't ibang chargers ko, C-Type, for Android, and for iPhone. So those are the things that I'm going to share ko from my workstation. Let's move on to my bed. Welcome to my bed! So this bed is just a sofa bed. So hindi siya ganun kalaki, hindi din siya ganun kaliit, at hindi din siya ganun kalambot. But I'm super comfortable na natutulog dito. Anyway, I'll be sharing with you 3 products na very useful at I would really recommend dito pagdating sa bed. So first one, nakita niyo na siya, which is this. This is a stand actually for the bathroom, pero hindi naman siya mukhang for the bathroom, di ba? And it's the perfect size because, ayan, may plant dyan. Tapos, dito ko pinapatong yung AirPods ko, and actually, may panali also. Kasi hindi ako natutulog na may panali. Sabi ko, perfect fit because perfectly fit yung aking Himalayan salt lamps. Nandiyan siya. Katabi ko siya pag natutulog ako para mas masarap yung tulog. Hindi ko siya pinapatay ever. And one reason talaga kaya ako ito binili is ito. Meron siyang, diba, pawis na akong init. Meron siyang lalagyanan ng tissue. Ayan. Bakit ako may tissue dyan? Dahilan niyan, because ako, pag gumigising ako, or pag bago ako matulog, hindi ko alam bakit ako sinisipon. So, kailangan may tissue ako beside me. Tapos, sa ilalim niya, meron siyang parang mag-open. And ang laman niyan is everything for sleeping. So, next item na ginagamit ko sa bed ko is this. Ayan, napakita ko na rin to sa previous haul ko. So, when pagod na ako mag-work doon, parang feeling ko sakit na ng likod ko, dito na ako sa bed ko nag-work. Mas comfy siya na nakaganyan ako, tapos ito nakaganyan lang, tapos nagla-laptop ako, or minsan nga nakaganyan pa yan, tapos yung laptop. So this is very useful. Minsan Netflix, diba, meron ng table dito, or kung gusto kong kumain dito sa bed, meron na yan. So murang-mura lang to, I think around 300 pesos, same as this one, 300 lang din siya. So while I work here, or
binging Netflix or YouTube videos or even TikTok. Meron ako nito. Napakalaking baso from, hindi ko alam paano i-pronounce, Tiesto Favorites. So, ang laman niya lagi is iced coffee kasi sobrang iced coffee lover ako. Tapos reusable pa yung straw, diba? Tapos yung isang ganito, isang buong araw ko na siya iniinom. And malamig pa rin yung nasa loob. May ice pa rin all throughout the day. So, I really like this at sobrang mura niya pa. Compared to my Stanley na mas maliit, that is, I think, 16 ounce. This one is 800 ml. Paki-compute niya na lang. It is just 300 to 400 pesos. And favorite ko pa yung color niya. So, ito yung tatlong nasa bedside ko na I think are really important and really functional for me. So, let's move on. Kung ano yung katapat ng bed ko, which is my vanity. We're now here sa aking vanity station or my makeup station, skincare station, video station. Dito kasi ako nagbi-video, kaya nakikita nyo nandito yung aking mouse. Kasi, andyan yan, mouse, mouse, daga kasi yung tawag dito, mic pala. Tapos nandito yung camera ko, which is that. Pero hindi siya kasama sa product recommendation ko. But, I think dalawang products ulit yung nandito na favorite na favorite ko na sobrang worth it na binili ko. First one is this. This is an alcohol dispenser. Ayan. Na hindi ko kailangan mag-touch. Syempre, before ako mag-makeup or after ko mag-makeup, nag-alcohol ako ng kamay para hindi madumi yung fingers ko. Lalo na kapag hawak ko ng phone, after ko mag-makeup, syempre may mga foundation or whatever sa kamay ko. Ayan, so this is very useful. I think ngayon, parang ano na lang siya, wala nang 300 pesos. Dati kasi binibenta to ng around mga 1,000 plus pa, yung kaputukan pa lang ng virus. So next is something hindi nyo makita kagad sa table ko, but it is something for the hair. And if you see my videos, lagi akong ganitong hairstyle. And it is because of this. Na I do really, really, really recommend. This is the Vida Sassoon Air Styler 800W. This is, I think, may hair pa. Pasensya ka, gagamit ko lang kanina. And this one, natatanggal siya. Tatanggal yung top and you can change it to parang paddle brush and a parang straightener. So for me, ito yung parang mas murang Dyson. So let's move on to the second to the last station in my room. So after my vanity table, I have my coffee station and then this dresser. Na may papakita ulit akong two items nakatabi ko ngayon. Number one, since mas mahilig ako sa mga fancy earrings like this, I bought this one, hindi ko alam ang tawag sa kanya, malamang earring holder. So before yung mga fancy earrings ko, nakalagay lang sa Ziploc, tapos nakalagay dito sa loob ng dresser ko. Or minsan nakakalat sila here. Ayan, nakapatong lang sila dyan. But now, meron na akong ganito, meron na akong earring holder. So andyan na yung mga fancy earrings ko. Wala nakalagay sa ibabaw kasi gamit ko sila on my ears now. And ginagawa ko, pagtatanggalin ko, sa gabi, bago ako matulog, nilalagay ko na dyan agad. So, hindi talaga sila nagkakalat here or in this area. And I think this one is just less than 200 pesos or less than 300 pesos. So, this is really worth it. Tapos, aesthetically pleasing pa siya. Parang design siya, pero accessory holder lang talaga. Next thing is this. Labas natin ang konti. I think this is a humidifier. Nabili ko siya from Surplus sa SM. Pero syempre, available pa rin siya online. So ayan, as you can see, naglalabas siya ng mga mist. Tapos may scent siya. Ang scent na gamit ko ngayon is green tea. So it comes with a remote. Kung nakikita niyo anong kulay siya ngayon, it's turning to green. Pwede nating palitan. Ayan, blue, purple, ayan, blue ulit, blue, green, green, light green, red, ayun, tapos nawala na yung color niya. And another thing na nagustuhan ko dito is, nag-auto off siya kapag parang may timer lang siya. Unlike yung iba na parang kailangan patayin mo pa. This is just, I think, 900 pesos or even nagsisale sila minsan for 700 pesos only. Binili ko talaga to para mabango yung room ko kasi ang katabi ko is the garden and then katabi nun is kabilang bahay na. At minsan, pumapasok sa room ko yung amoy ng ulam ng kapitbahay or kung ano mang nangyayari sa mga paligid. So this one para lagi mabango yung room ko. Now, down to the last station of my room. So this is now the last part of my room in this
section, siguro pwede ako mag-share ng tatlong items. First one is this. These are parang felt type board na parang imbes na cork board. Felt siya. So parang hindi niyo nakita na nagbubutas-butas or something. And in here, nakalagay lang yung parang aking daily affirmation, yung mga schedules ko for the week, or yung mga kailangan kong gawin. Ayun. So para lagi ko silang nakikita, andyan sila. And per square, I think it's mga 100 pesos. Medyo pricey lang talaga siya compared to corkboard, pero mas aesthetically pleasing sila. So I really like it a lot. Parang design lang, pero may purpose. Next is, ayan, magka-flash na lang ako ng video right here. And those are the shoe boxes na para maayos yung mga shoes, hindi masyadong madudumihan or whatnot. Per box is 100 plus. Ayun, parang feeling ko mas organized yung mga shoes ko, yung itsura ng room ko pag nakaganyang boxes yung mga shoes. And also, this, itong inuupuan ko ngayon. Nakikita nyo ba? Ayan, shoes yung mga nasa ilalim niyan. And may upuan nga siya. So, hindi na ako uupo sa bed or sa iba pang upuan if I need to put on my shoes. Dito na lang, sa stool na to. Tsaka medyo mura lang naman siya, parang wala pang 1,000 pesos. Tapos ilang shoes na yung nasa ilalim, I think 6. And also, itong stool na to, dito ko nilalagay yung aking daily bag. Yung daily bag na ginagamit ko pang harabas ng is from College Spring. Hindi ako gumagamit ng branded for a daily basis. So that is about it for parang a room tour and product recommendations na nasa room ko. And all of the items na pinakita ko will be listed in the description box and also the link, and you can all buy them from Shopee since magti-3C na or March 3, so may sale na naman from Shopee. So ngayon pa lang, i-add to cart nyo na yan para pagdating sa March 3, diretso checkout na. And speaking of checkout, you can opt to pay via Shopee Pay para hindi na kayo magsi-COD, hindi na kayo maghahawak ng pera at iabot nyo kay Rider. Or hindi nyo na rin ilalagay yung credit card nyo or magbayad pa kayo sa 7-Eleven or whatever. Just use Shopee Pay for your convenience. So that is about it for this video. I hope you enjoyed this parang semi-room tour na rin ng konti and a lot of product recommendations na I'm sure na nagustuhan nyo rin at magagamit nyo rin in your room or in your house. And if you like this video or find this video helpful, then hit the thumbs up button. Comment down below kung meron kayong nakita sa room ko na gusto nyo pang i-expound ko. And if you haven't subscribed to my channel yet, please click the subscribe button down there. And while you're there, click the notification bell or notify kayo whenever I upload videos. And I'll see you in the next one. Bye! Don't forget to check out on 3-3! Pero ipon muna bago gastos.